Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ayan, nandito ako ngayon sa aming hardin. Tingnan ninyo, napakadaming sibuyas na tanim namin, no? So, dito, kapag masipag ka, magtanim-tanim ka lang, lalo na yan ang mahal ng bilihin. Kahit na papaano at meron tayong inaharvest. Ayan, no? May talong kami dito. Sibuyas. Ayan, may mga bunga na yung mga talong namin. Hanggang dyan yan sa side na yan. So, walang tayo ng isang piraso. Ito. Dalawa. Ayan. Diba? So, meron na tayong pang ano, kinametisan na ano, sap-sap. So, kuha tayo dito ng ano, ng sibuyas para isawag sa ating sapsap. Masarap ito. Diba? So, ayan guys. Ito yung ating gulay na hindi na tayo bibili sa labas dahil kapag masipag ka dito, magtanim-tanim ka lang dyan sa backyard mo, meron ka nang iluluto. So tayo na, magluto tayo ng ano, kinamatisan na sapsap. So ayan, nandito na ako sa aking kusina. Inanda ko lang yung aking mga rekado. Magluto tayong kinamatisan na sapsap. Meron na akong sitaw. Ayan, na-fresh na preso. Tsaka itong onion leaf. At saka itong pechay. Nabili ko lang yan dun sa grocery. So, yan yung lulutuin natin. Dahil puro karne na lang tayo. So, mag-gulay naman tayo minsan. Ayan, yung pechay. Fresh na fresh. At itong ating talong. Inaapis natin dun sa likod. At itong luya. Yan yung mga gagamitin natin na rekado. At saka itong kamatis. Hindi tayo magagamit na chemicals na kagaya ng nilalagay na powder. Ito talaga natural. Pang-aasim natin. Ayan, sap-sap. So, yan ang mga ingredients natin na gagamitin guys. Magluto tayong kinamatisan na. Ayan yung sap-sap ko, fresh na fresh. So, ayan yung mga gulay natin, kagaya ng sitaw, onion leek, ginger, itong eggplant, ayan, kamatis, itong ating sibuyas, ayan, nakapagpatanggal ng lansa yan, at itong ating asin. Yan yung gagamitin natin sa pagluluto ng kinamatisan o yung pangat na sapsap. Diba? So, iandala natin ang ating gamit. Yung pagluluto natin mga ingredients na lulutuin natin sa kinamatisang sap-sap. Ayan po. So, ayan guys. Putol-putulin natin itong ating sitaw. Habang naghihintay ako sa pagluluto. So, ayan. Yung ating mga rekado sa kinamatisan na sapsap, yung sinasabi nilang pangat. So magluluto na po tayo at ihanda itong ating mga gamit, mga rekado. So, ito na yung ating mga sangkap. Nahiwan natin ang ating sibuyas, ang ating
ating luya, kamatis, itong onion dip, yung pechay, ayan, fresh na fresh po yan. At saka yung sitaw, at saka yung talong, at itong fresh nating sap-sap. So, ilalagay natin itong ating sangkap gaya ng luya at saka sibuyas. Pagpatulak po ng kansa yan. Hindi po natin siya igigisa. Ganyan lang po ipapaibabaw natin. Yan yung sap-sap na ano kinamatis. Sabi nilang pangat. Ayan, tapos lalagyan natin siya ng kamatis. Tapos itong onion leaf. Ito yung onion leaf. Buhay-buhay para ilagay din sa ibabaw ng ating pangat. Masarap po yan. Napaka sarap nitong isda na yan. Naalala ko nung nasa probinsya doon sa lugar namin, kapag nagluluto kami yan, kamatis lang at saka yung sitaw at saka sibuyas, yan pwede na. So ilagay na natin dito sa ating sap-sap. Ayan, halo-halo na yun. Tapos lagyan natin siya ng sabaw. So ayan na yung ating mga recado. Lagyan natin siya ng sabaw na yun. Pakuluan natin. Ayan o. Yan yung kinamatisan na sap-sap na sinasabi nila. Anong pangat? So lagyan natin siya ng asin. Lagyan natin siya ng asin. So, salang na natin, pakuluan. Ganyan lang po yung pagluluto ng pangat o yung ano, kinamatisang sap-sap. At yung mga ingredients nating natira kapag kumulo na po yan, ilagay natin itong ating pechay at itong ating sitaw kapag kumulo na siya. Ayan. Fresh na fresh po yan. So, hintayin natin siyang kumulo. Takpan natin. So, ayan. Takpan natin. Hayaan natin mga kumulo muna itong ating niluto na kinamatisang sap-sap o yung pangat. Hayaan natin siya kumulo ng 10 minuto. Nga pala, forget it. I forgot. Kailangan bago kumulo pala itong ating sitaw at saka itong ating mga gulay, sabay-sabay na rin kasi kapag nahuli yan, dapat palambutin natin ang gulay kasabay ng mga recado. At itong ano, pechay, kapag malambot na yung ating ano, sitaw, maya-maya ay ilalagay na natin ito. Pag kulong-kulo na siya, kasi napunong-kulo na siya, kailangan ano natin muna, pa-absorbin natin muna yung lasa dito sa ating pinapakulo. Takpan po natin. Yan, natin siya kumulo muna. So, ayan yung pangat natin. Kumukulo na siya. Ilagay na natin itong ating pechay na rin. Ayan. Para sabay-sabay siyang maluto. Takpan natin siya. Kapag kumulo-kulo na yan, maluluto na yung mga gulay. Huwag natin masyadong pakuluan kasi yung sap-sap natin malalasaw. Basta't kumulo siya. Ayan. At tikman, pwede na. So, ito additional na pampalasa at itong sabaw natin para manganghanghang na maasim-asim. Ito'y talagang linalagay sa pangat niyang sili na yan. Yan sa ibabaw. Tapan natin. So ayan guys, kulong-kulo na yung ating pinamatisang sap-sap o yung sinasabi nilang pangat. Kulong-kulo na. Ang sarap po niya, no? So, ayan. Sana meron na naman po kayong natutunan sa aking ibinahagi na lutuin kagaya nitong kinamatisang sap-sap. At sana nag-enjoy kayo sa mga binabahagi ko at tinuturo na kaalaman sa pagluluto. Maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag niyo kalilimutan
subscribe ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Maraming maraming pong salamat. God bless po. Enjoy watching, Pobreng Kapampangan. Ayan po yung ating kinamatisang sapsap. Yung pangat na sinasabi nila. Ayan. So, kakain na po tayo at gutom na po ako at galing po ako sa trabaho. Ayan. Sinir ko lang po sa inyo ang aking recipe na yung kinamatisang sapsap.